at ma-amaze kayo na talagang basta kayo ay nasa bukid at kayo masipag magtanim ay hindi po kayo magugutom. Literally, puno, dwarf na coconut. Ayan, pwede po kayo magbuko na nakaupo. Hindi nyo na kailangan umakyat. Guyabano. Mura pa siya. Pag mura ang guyabano, ganyan pa po siya eh. Ano pa, yung gap ng mga tusok-tusok niya is malimit pa. Pero ng manukan, ayan. Mga kulay red. Nakalimutan ko kung anong tawag sa chicken na to. Okay, good morning po mga ka-neighbors. Good morning everyone. Nandito po ako sa loob ng bukid ng kapatid ko. Umuwi po kasi ako dito sa place namin. And hindi ko maipakita yung place ko kasi maraming damo. So, hiram po muna tayo sa place ng kapatid ko, to which malinis at saka marami siyang mga tanim na mga prutas na ang sarap puntahan. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung mga sinasabi ko sa inyo at ma-amaze kayo na talagang basta kayo ay nasa bukid at kayo masipag magtanim ay hindi po kayo magugutom. Literal po yun, hindi kayo magugutom. Hindi nga lang po, syempre, hindi gaya ng mga nabibili natin na mga masarap na pagkain actually dahil malasa sila sa mga fast food. Pero kung hanap nyo is natural, ayan, punta lang po kayo sa bukid at talagang marami kayong makikita at marami kayong makukuha. Okay, sige po, proceed na po tayo, ipasyal ko po kayo. Ito po ang mga chicken, ayan, akala nila papakainin sila. So, pero ang gaganda ng color nila. At may mga improvised na inuman, regular na pinapakain. Tapos dito sa kabila, silipin natin kung ano ang meron. At chicken din, a Rhode Island yata ang pangalan nitong chicken na to. Chicken din, siguro ito mga inahen. Baka sila'y nangingitlog, kaya sila'y magkabukod ng place. O, ayan. Hanapin natin ang mga chicken dyan. Okay. Tapos, dito po sa kabila, hindi ko alam kung saan ang daan. Pero, hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa kanya. Ano ang meron dyan. Mga chicken pa rin. Iba-ibang maraming chicken sa loob. Ayan. Sinilip ko lang po kasi medyo masukal doon sa tagiliran. Ang daming chicken. Iba-ibang sizes po. Ayan. Nakatuwa. Ano po ito? Alaga po yan ng kapatid ko. Mahilig kasi siyang magbukid. Mahilig siya sa mag-alaga ng mga hayop. Dati meron siyang kambing, merong rabbit. Ewan ko kung nasaan na po ngayon. Tapos, eto yung napakadaming luya. Ayan, hinarvest niya po yan. Pero, eto, hindi, kumbaga hindi niya yata binenta. Kaya ang dami dito nakatambak. And for future na pagtatanim, ayan na po siya. Kumbaga may sibol na. Ganyan po ka ganyan po ka simple yung buhay dito sa bukid. Kung masipag kang magtanim, may makukuha ka anywhere. Tapos ayan makikita natin ang mga puno, dwarf na coconut. Ayan, pwede po kayo magbuko na nakaupo. Hindi nyo na kailangan umakyat. Dahil napakababa lang po ng pwede kayong magbuko na nakahiga, nakaupo. Kasi reachable talaga yung yung bunga. Tapos maraming gabi, mga panggulay. Kumbaga, abundant ang supply dito sa dito sa bukid. Unlike sa pag nasa city or nasa bayan. Ayan, marami rin pong supply. Kaya lang, may katapat pong pera yon. Bibili na po tayo. Ayan, ito naman po guyabano. Mura pa siya. Pag mura ang guyabano, ganyan pa po siya eh.
ano pa, yung gap ng mga tusok-tusok niya is malimit pa. Pero pagka po yan ay kumikintab na at nababatak na yung mga balat at malayo na yung agwat ng mga tusok-tusok niya, ayan, magulang na po yun at soon, mahihinog na po. Marami siyang bunga. Ayan. Yung iba, meron ding ano na nai-infect din ng insect. Ayan o. Yan po ang nakikita natin o. May nai-infect po siya ng mga langgam at saka mga flies na nagkokos ng pag-itim niya. Tapos meron din pong suha. Ayan. May bunga pong malaki. Ayan. Nakikita nyo naman. Pero madamot siya sa ano, sa bunga. Dahil kukonti. Iisa. Tapos puno ng durian. May bunga na po, kaya lang maliit pa. I-close up ko yung durian na maliit. Where ka na? Ayun. So far makikita nyo, ayan, maliliit pa yung durian. Pero ano na siya? May bunga na. Tapos ipakilala ko rin po kayo sa dragon fruit. Ganito po ang dragon fruit pagka puno pa lang siya. Pero ngayon hindi po kasi season ng pamumunga, kaya bare pa lang, bare na puno lang siya. Introduce ko din kayo sa puno ng paminta, yung actual na puno ng paminta. Ayan, from here up to there. Bata pa yung puno, kaya hindi pa siya ganun kalago. At ito yung nasabi ko sa isang video ko sa inyo. Ito na po yung ginagawa nilang stand. Buhay na kakwate. O yung support na gagapangan ng paminta. Ayan. May puno din po ng rambutan na asop na wala siyang bunga. Ayan. Tapos napakarami po ng sili. Ayan. Ganito po ka ano, ganito ka abundant ang supply basta kayo ay masipag magtanim sa bukid. Ayan, kung bibilihin nyo yan sa market, aba, ay mahal na po ngayon. Lalo na ang sili, tagmahal po ngayong panahon na ito. Meron din po santambak na very healthy na puno ng oregano gamot sa ubo, medicinal medicine. Ayan. So, pag pumunta po kayo sa loob ng bukid, ito po ang inyong makikita. Parang hindi kayo entitled magutom, basta masipag lang. Tapos ito, hindi ko po alam kung merong may kakilala dito. Ano po ito, pagtag-ulan lang tumutubo, puno ng pungapong po yan. Iginugulay din po siya, pero hindi ko alam ang lasa kasi that time nung nagugulay ang tatay ko nito, hindi ako kumakain. At hindi po rin basta-basta ang pagkuha at paggugulay ng ganito kasi ay meron po siyang makate na ano, property or may, basta may makate siya na lasa or yung balat. Kaya kailangan yung kukuha at magugulay at kakain ay marunong magproseso para hindi po magkaroon ng pangangati. Tapos ito naman po ay puno ng malunggay. Ayan, miracle tree. Dahil sa kanyang taglay ng mga vitamins. Super dami. Close up tayo sa isang papaya. Ayan. Okay. So, okay po. Yan na lang po for today. And sana po ay may naibahagi ako sa inyong nakaka-refresh na bagay tungkol sa pagbisita ko. Aksidenteng pagbisita dito sa bukid. Okay. Sige po. Bye-bye po. Thank you for watching.